we're able to receive our, you know, earnings in YouTube. So yun, sa kasamang palad, 6 na buwan na ako nag-iintay. 6 na buwan na rin akong pabalik-balik sa post office. Words could never say the way he says my name, he calls me love. Hello there, friends. So welcome back to my YouTube channel. So, and welcome back to me vlogging in front of the cam. So, it's been a while since nang huli ako mag-video in front of the cam. So, yun. Welcome back to my YouTube channel. Hello. So, for today's video, I will be sharing a bad news and a good news sa inyo. So, anong gusto nyong unahin natin? So, unahin na po natin yung bad news. Para naman good vibes tayo. Char. So, bad news is 6 months. For almost 6 months is monetized na po ang channel ng lola nyo. Kaya lang, yung 6 months na yun, until now, is wala pa rin yung in AdSense. Google AdSense na isinisend ni YouTube or ni Google sa atin para ma-verify yung ating mga AdSense account at the same time ay we're able to receive our, you know, earnings in YouTube. So yun, sa kasamang palad, 6 na buwan na ako nag-iintay. 6 na buwan na rin akong pabalik-balik sa post office to confirm or to check kung na-receive na nila yung ating Google AdSense. But unfortunately, wala pa rin. So, the good news is, meron naman pala manual verification na tinatawag. So, yun yung isi-share ko sa inyo kung paano ko ginawa. Let's get started! So before anything else, kung bago ka po sa aking channel, please consider subscribing, like and share this video, and click the notification bell para updated ka every time na may bago tayong upload. So please keep on watching! So ayun na nga po, nag-manual verification po tayo dahil nga po hindi po natin or hindi ko nare-receive yung aking Google AdSense or Google Pin AdSense na for 6 months na pabalik-balik ako sa post office, still there is no Google AdSense arrive para sa akin. There is no Google AdSense arrive para sa akin. So yun. And then good thing there is manual verification. So, ang lagi lang natin tatandaan. Ah, good thing that there is manual verification. So, ang mga kailangan lang natin para sa manual verification is dapat meron kang nakaready na government ID. Yung government ID mo dapat naka-print doon or visible doon yung address mo. At dapat yung address mo sa ID match dun sa address na nilagay mo sa Google AdSense mo. Kasi kung hindi raw mag-match yung dalawa, magkakaroon ng problema. So, posible na hindi siya maaprubahan. So, ito ang tatandaan. Yung address na inilagay nyo sa Google AdSense, dapat match sa ID or government ID na ipapasa nyo sa pagmamanual natin na pagmamanual verification natin. Okay? Pangalawa, before ka magmanual verification, dapat nakatatlong request ka na ng PIN. So, requirement yun. Hindi ka pwedeng magmanual verification kung nakakaisang request ka pa lang or hindi ka nag-request. So, dapat nakatatlong request ka ng iyong PIN. So, kung kakmo-monetize mo pa lang, isang buwan, huwag mo nang patagalin kasi ako po ay tumagal pa ng siguro 3.5 months bago na request
or nag-conduct ng first request ko ng PIN. So, talagang tumagal hanggang sa na anong tawag dito? Na-discourage na tayo sa pag-YouTube. Kasi aminin man natin o sa hindi, hindi na po ako magpapaka-plastic. Isa kasi sa dahilan kung bakit tayo nag-YouTube is money. Okay, so isa yun sa naging dahilan ko. Na-reach ko na po yung threshold para makareceive ng salary, and yet hindi ka makuha-kuha kasi walang PIN. So, yon. Kaya kung monetize ka pa lang, 2 weeks after ka ma-monetize, mag-manual request ka na. Okay? So, sa pag-manual request naman, pagka-request mo na una, hindi ka na pwede mag-request ng sa susunod. Kasi, isang buwan ang interval or 28 days to 30 days ang interval bago ka makapag-request ulit ng pangalawa at ganun ulit para makapag-request ka ng pangatlo. So, tandaan, kung sa unang, from the time na na-reach nyo yung threshold ng $10 para isend sa iyo yung PIN mo, at in 2 weeks ay hindi mo pa yun na-receive, ay mag-request ka na ng bago. Okay? Huwag mo nang patagalin para hindi tumagal yung kung ma-reach mo agad yung threshold na 100 is ma-receive mo agad yung salary mo. Okay? So, yon yung tatandaan natin. Dapat match yung ID versus sa Google AdSense natin. Second is dapat nakatatlong request ka na. Okay? Dapat po nakaready din yung iyong AdSense Publisher ID. So, yun yung kailangan natin para sa pagpipilap natin ng sa manual verification natin. Okay? So, let's proceed kung paano tayo magmamanual request. Okay, then let's proceed to support.google.com at piliin po natin ang request new PIN. After clicking that, it will direct sa questionnaire asking kung nakailang beses ka na nag-request, kung naka 3 times ka na, yes ang sagot, at kung talagang wala ka nare-receive na PIN, which is no ang sagot. And then, it will direct you sa form kung saan na tayo magmamanual verification. So, you have to enter your name and your email address na gamit sa iyong channel at ang iyong publisher ID. And then, attach your ID, your government ID, and then click submit. After that, we will receive an email from AdSense Support. Sa first email ay naka-indicate doon na ayusin nila yung problem encounter kung bakit di mo pa nare-receive ang iyong PIN. Yung second email naman is saying na your PIN is approved. So, ang gagawin mo na lang is mag-set ng mode of payment mo para ma-receive mo na yung salary mo. And to double check, let's proceed to AdSense at ito ang makikita mo. Your billing address has been verified. So, yun na nga po. Your billing address has been verified. Ang next step na lang is mag-register ng ating mode of payment. At yun po yung susunod na video na ituturo ko kung paano. So, salamat po sa iyong panonood sa video na to. God bless you, my friend!